So what's up guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon guys no, is mag-review tayo nitong bagong repair natin na amplifier. So bali nasira na to guys no, na-repair natin to mga last year. So ngayon binalik dito kasi sunog na naman. So kadalasan pag ganito is nag-overload yung kanyang speaker. Yan, so no, ang problem nito is no audio. So nasusunog talaga yung kaniyang power transistors dito. Saka dito yung driver, resistor. So pinalitan na natin yan. So ngayon is i-review lang natin to, para naman mayroong idea yung mga bagong viewers natin. So model pala nito is DB Audio. So ito yun, 50080. So brand name DB Audio, yung model niya is 50080. Yan, so ito yung harap niya. So meron siyang 6 microphone inputs. Yan. So per channel is meron po siyang tone control, kaya ng mic volume, mic echo, mic low, mic mid, tsaka mic high. So per channel is meron po siyang individual tone control. Yan. So dito na side, dito yung control ng music. Kung sakaling mag-input tayo sa music. Yan. So dito, ito yung mic volume or master volume ng microphone. So dito per channels meron siyang individual volume. So dito naman is ito yung master volume sa lahat ng volume sa microphone. So ito yung, ito naman yung master volume ng music. Tsaka meron ding individual volume dito sa music. Yan. So meron siyang SD card and USB input. So ito yung control sa USB at saka SD card. So meron din siyang graphic equalizer sa left channel at right channel. So na-condemn na natin ito guys no, kasi sira itong mga sliding niya dahil sa tagal lang ginamit. So hindi na nag-function, kaya condemn na lang natin. Yan. So dito is ito yung speaker selector sa A at saka B. So pwede tayong mag-off dito, A, B at saka A plus B. Yan. So kapag ginamit natin yung dalawang output, so mas minimum select na lang natin sa A plus B. So ito naman yung input selector sa inputs ng music. So meron siyang input 1, input 2, at saka dito pangatlong selector niya is dito sa USB. Tapos pangapat na selector is tuner. So kasi meron tong AM at saka FM tuner pang radio. So ito naman yung tuner niya sa frequency. So power light tsaka power switch. So sa kanyang harap merong handle. So medyo malaki yung kanyang lapad. Yan, siguro nasa 8 inches po ito. Yan. So dito naman sa likuran, so bali ito yung likuran niya, mayroon siyang fuse sa 220. So blower, exhaust, speaker output, speaker A at speaker B. Pero isa lang yun guys, left at saka left dito is isa lang, right at saka right is isa lang yan. So nandito yung kanyang inputs. Ayan. Input 1, input 2. So output, so meron siyang effector dito pero naka jumper na yan para hindi na magtanggal-tanggal. So naka jumper na yan sa loob. So meron siyang output sa record at saka output sa line, left at saka right channel. Ito naman yung terminal sa
AM at saka FM antenna. Yan. So dito naman sa kanyang laman. So dito naman sa kanyang laman, ito yung kanyang transformer supply. So meron lang po itong 47 volt. Yan. So ito yung main amplifier niya. So ginamit dito na power transistor is 2EC 500 saka 2EC 1943. So 2 pairs per channel. So left saka right channel. So dito meron naman siyang fuse, pero kapag hindi yan puputok, kapag merong problema, is dadaloy talaga yan sa main circuit, kaya nasusunog yung mga pisa. So meron siyang dalawang bridge rectifier diode tsaka capacitors. So dalawang capacitor. So value naman dito is value na dito is 10,000 microfarad with 80 volt. Yan. So meron siyang relay sa A at saka B, amplifier output or speaker output. Yan. So meron blower sa exhaust. So meron blower sa heatsink. So ito yung circuit board ng AM/FM radio. Siguro ay hindi na rin ito gumagana. So yan, ito yung receiver niya. Yan. So ito naman yung circuit board ng equalizer na kinondim natin, kasi hindi na gumagana yung kanyang sliding control. So dito, ito yung circuit board ng channel 6 inputs. Yan. So same lang yan ng circuits, itong apat. So dito, ito yun ang mga drivers niya or preamp. Yan. So ngayon is ititesting natin, dahil okay naman to, na-repair na natin. So sa testing natin is ito yung gagamitin natin na modified halimaw 15 inches. So meron ba itong loaded na 700 watts at saka ito yung bagong mid-high natin at saka tweeter na 300 watts. So ito yung i-drive natin sa testing natin ngayon. So ito yung mga speaker terminal, naka-speak on tayo. So nakakabit ito sa left, nakakabit sa right channel. Yan. Yan. So testing natin, dito tayo mag-input sa line 1. So ito RC, nakakabit na ito sa line 1. Yan, line 1. So malabo income. Yan. So nasa line 1 tayo. So gamit natin 'yun is sa cellphone lang titesting natin. Yan, so select muna tayo ng music na hindi tayo ma-copyright. So yan guys, no, i-sound check na natin kasi umulan na. Yan. So play na natin. Check natin sa input 1. Volume natin dito. So yan guys, no, ang bali ipagpatuloy natin yung testing natin dito sa bagong repair na DB Audio amplifier. So pinasok natin dito guys kasi nabutan tayo ng ulan kanina.
So pinasok na lang din natin yung mga speaker natin kasi malakas yung ulan kanina at nabasa yung box natin. So ngayon nandito na tayo, ititesting na natin dito sa loob. So tamang-tama, wala nang ulan. So itong amplifier pala guys, no, 47 volt supply. So match na speaker dito is 300 watts to 500 watts yung saktong-sakto. So 12 inches to 15 inches yung match na match dito, 300 watts to 500 watts. So kaya naman yung dalhin dito yung mga jackhammer 700 watts. Pero kailangan is sa tama-tama lang yung ipihit natin sa volume. Kasi pag ipalakasin pa natin is madaling iinit yung mga power transistor nito. Yan. So kung gagamit ka ng mas malaking wattage, 700 watts to 900 watts to kailangan minimum lang yung low dito. So lagay niyo lang sa gitna yung mga low. So i-balance niyo lang guys. So saktong-sakto lang yung lakas, wag itudo. So yan guys, testing na natin. So yan, naka-play na tayo ng music. So volume na lang natin. So hindi lang natin malakasin ang todo kasi nandito tayo sa loob. So yung saktong-sakto lang na matesting natin tong amplifier na to. So ito lang yung tumuno guys, yung isang pang sub natin, tapos yung mid at saka tweeter. So okay na yung amplifier. So ito pala yung model niya is DB Audio 50080. So yung nakalagay dito is 750 watts times 2. So power output. So yan lang guys, maraming salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat, God bless.